What do you think is your greatest legacy in life? God bless you. Batangas is lucky to have you as their servant. Can't wait for you to serve the whole Philippines. Thank you for the kind words. Ano pangalan niya? Ralph Recto. Pwede sa aking tanong naman. Sa aking tanong naman. Greatest leg... Kailan ka ba magsiseryoso, anak? Hi guys! Hi Facebook Live! Magandang gabi po sa inyong lahat! Ito na naman kami! Yes. Kamakailan, Mami, ay Diyos ko maraming sumuporta sa aking advokasya. Marahil lang maraming natuwa. Maraming nag-DM sa akin na, Luis, di kami makapaghintay. Si Jessie ba ay handa na maging first lady kung sakasakali at sumaba ka sa politika sa sobrang ganda ng mga plano mo para sa mga tao. At ako'y natuwa. Alin do? Yung masakit na ibig ni Papa Cremate mo? Kung mangyari yon, kung ipakremate ko ang masakit ang ngipin, tingnan natin kung may sasakit pa ang ngipin sa buong mundo. Tatlo ang naiisip ko ngayon. Na pag ako'y tumakbong politiko, eto ang ipapangako ko sa'yo. Una, masakit palang ngipin mo, ng wheelchair. Yung masakit ang ngipin, ang cremate. O tapos? Eto ngayon, may sinok ka palang. Ipapa-autopsy na kita. Anak, alam mo ba kasi seryoso ka nila? May dumuralang na lasing sa kalye, may ayuda na kayo. Ganong kadali lang. Ano? Basta may makita akong lasing na dumura sa kalye, ayuda. Alam niyo na naman. Huwag niyo siyang seryoso. Hindi magseryoso. Yan ba ang gusto mo, V? Seryoso. Magandang gabi sa'yo, V. Facebook Live, good evening sa inyo. Oh, may bisita tayo ngayong gabi. Ay, oo nga pala. Alam niyo ba, si Mommy ay addict na addict sa isang bagay. Siya si Captain Ri sa Korean novela na Crash Landing on You. Ang real name niya ay si Yoon Bin. Kung ang Korea may Yoon Bin, napatay na patay si Ermat, ang Pilipinas may Undin. Si Undin sa yung si Undin, si Krata na naroon. Di ba yung kay Manilin? Hindi, ano? Paborito ko yan! Kaya nga! Kung magaganyanin yan, baka... Kung mabasin ang loob. Huwag kang mag-alala. Nalabas ko na talaga yung Undin kanina. Umalag nga talaga eh. Si, bakit po crush na crush niya sa Yoon Bin? I don't know. Maybe because na in love ako sa character niya sa crush, ano, Landing on You. Basta, para siyang pag nagmahal siya, ibang klase. Oh. Ibang talagang, anak, pinanindi. Hindi ako matulang. Napatukan pa ako. Napatukan ng yung talaga pag nagmahal po siya, pinanindigan niya talaga. Tsaka yung ano niya, paninindigan niya, ibang klase, anak, hanggang ending. Ikaw, love, yung paninindigan mo. Kamusta yung paninindigan? Ay, paninindigan ko iba. Kaya nga, babalik na rin ako sa pag-teleserye. Okay, babalik na. Nag-uusap na kami ng ABS-CBN. Isa sa mga, kung sakasakali man, na magtapos na ang probinsyano. Kasi, alam niya, tagal na ng probinsyano. Kalokohan na naman yan. Edi, wag na. Kalokohan na naman to. Ay, naniniwala na naman ako. Edi, wag na. Hindi, sige, tuloy mo. Sige, nanak. Okay. Napag-usapan na namin ng management. Kausap ko sina Tita Cory, Direk Loren, at napakaganda ng proyekto nga inilaan para sa akin. Ano yun? Masain mo ng suka ang ukaw kong lumpia. Tamano naman. Bulog mo lang. Grabe, ayan o. Yeah, tinan mo. Ayan o, kulan niya o. Oh, ayan o. Oh, tinan mo. Maganda yun. Miski ikaw, hindi mo matate yung mga pinagsasabi mo. Maganda yun, basain mo ng suka ang ukaw ko na lumpia. Ano story? Na-stranded sa isang island. Tapos? Na-stranded sa... Hi, Vilmanians! So nga pala, nanonood lahat ng mga Vilmanians. Maraming salamat po. Yes, ano? Sorry lang ha. Yes, ano? Medyo nakita ko kasi dito sa live. Hindi masyado kita doon. Okay. Pero kita dito. Na? Inawawal ang Dragon Ball. Ano yun? Nakita yung isang Dragon Ball. Anak ko naman sa bahay ka. Nakita. Nung nakita ko doon kasi hindi kita masyado. Nung nakita ko dito sa live, sabi ko, ay yung dalawang Dragon Ball. Asaktan na naman ako. Grabe ka. Ito, maganda mamski. Okay. Faith Ignacio, how was your relationship with Edu, si daddy, when Luis was growing up and now? Nung that time, unfortunately, na hindi naging successful yung marriage namin ni Eduardo, I think you were 4 years old then. Ano? Kinausap nila ako talaga. Tanong mo ko sa namin siya dinala sa libingan ng mga bayani. Kasi wala akong tao. Para malinaw.
Gusto ko malaman ha, para walang tao, o ililibing nyo na rin ako doon. Because 4 years old, kaya ka namin doon dinala ng daddy mo kasi walang tao doon. Basta yun naalala ko, and then kinausap ka namin dalawa. And then kahit na 4 years old ka noon, pinaliwanag namin kung ano yung nangyayari sa relationship namin. At pinaalam namin sa iyo na mahal ka namin dalawa. Alam mo kung ano sinagot mo, anak? Kung naalala mo, sabi lang niya sa amin, "It's okay, boy need girl, girl need boy." Yun ang sinabi mo, anak. Talaga. Anyway, kami ngayon ng dad mo, napakaganda ng aming pagsasamahan. Meron din siya at maligaya siya sa kanyang buhay ngayon. And same here, di ba? Basta't ang importante, we're one family, anak. Ito si Willie. Ah! Sabi niya. Willie Fernandez. Ito Willie, Willie which is important to you, to entertain or to serve? Gandang katanungan. Ganda nun, ganda nun. Ayan, nakakry na ako. Which is, alam mo parehong meaningful sa akin, Willie. Meaningful sa akin yung tinagal-tagal ko na sa industriya at hanggang ngayon nandito ko. And nandyan pa rin kayong mga Vilmanians ko na talagang subok na matibay, subok na matatag na. You know, nandyan pa rin. So, tina-treasure ko yon, importante sa akin yon. Pero nalaman ko rin, nung maging public servant ako, importante rin yung pagsisilbi sa kapwa mo. Parang may realization naman ako doon na if you are blessed, and then parang payback time, yung servisyong gagawin mo sa mga taong nagbigay ng tiwala sa iyo, you serve them, na wala kang hinihintay na kapalit, and at the same time, walang camera. That's also very, very fulfilling. Kaya halos pantay. I can entertain and at the same time, I can serve also our people. Next question, mula kay Willie din. Pwede pa ulit. What would you do? Entertain or serve? Hindi ko daw masyado nag-gets. Anak, utang na loob. Was there ever a part in a movie na nag-pass ka tapos nag-regret ka? Gandang katanungan yun. Hindi ko tinanggap yung movie. Oh, tapos afterwards, nag-regret ka. Oh, meron din po. But I hindi ko nababanggitin ko na yung movie na yun. Pero meron din po ako mga movies, maraming din yun, na in-offer sa akin, na natanggihan ko. Pero nung mapanood ko, nagsisi ako, ba't hindi ko tinanggap? Ganun. And then meron naman din po ako mga movies na habang ginagawa ko, parang ang feeling ko, sabi ko, mukhang maganda yung delivery ko dito ah. Parang, tapos marami nagsasabi, baka manalo ka dyan, manalo ka dyan. Medyo nagkaroon ako ng nag-expect ako, tapos natalo ako. Meron naman yung hindi ko ine-expect na pelikula lang ginawa ko, doon naman po ako nanalo. At least, I'm very blessed na kahit papano, na-recognize yung mga pelikula lang ginawa ko. At least siguro I made mga relevant films. And for that, proud ako sa pagiging artista ko. How would you compare artists now sa mga artista rin before? Ano ibang training namin sa mga senior stars before? Senior stars nung araw. Iba yung training. Inabot na rin namin yon. Yung hindi pa ganito ang teknolohiya. Masyado ang discipline noon. And then, ang mga artista nung araw, dapat kikilos ka bilang mga artista. Parang, you owe it to your audience. To look good. Hindi ka pwedeng lumabas sa kanila ng basta-basta naka-t-shirt na sira-sira. Samantalang ako, lumalabas na nakalabas ang utong. Kaya nga anak eh. Okay lang yan. I don't know kung yan ang generation nyo ngayon. Hindi, ako lang yun. Ang tapang ko kasi. Dahil nipple yun eh. Minsan sinasabihan ko nga po yan. Anyway, the difference, yung difference noon, mas parang mas protektado. Ngayon kasi with the technology, parang iba na yung approach ng ating Generation X. Parang mas modern sila, mas anything goes, yung mga millennials natin. The more casual you are, mas gusto nila yon. Ayaw nila naman masyado kung made up, yung ganon. So, kanya-kanyang panahon lang yan. But I think yun ang difference. So, it's just a matter of adjusting. Like in my case, di ba? Inaabot ko yung noon, inaabot ko rin yung mga millennials ngayon. So, talagang kailangan meron ka rin adjustments na gagawin. Para mag-click kayo. Kay Miles ganun. Soto. Yeah. Dahil napakaganda ng kanyang sinabi. Tungkol sa akin naman, ayan. Luis is one of the men I admire because he is kind and grew up to be a polite and respectful child. Kinomment niya yun pagkatapos ko sabihin na naglalabas ako ng utong. Hindi, ito. Huwag kang kumibu kasi. Bayaan mo muna yung kwento.
Sabi mo, huwag akong kumibo. Inis to talaga, hindi na to nagseryoso. Kasi titignan yung ganyan yung anak ko. Anak. Umayos ka. Yeah, sabi ni Jen. Ito, nakikinig ako. Napagsabihan ako. Namumulit ako na pagsabihan ako. Saan ako lulugar sa bahay na to? Ito, steady ka lang, anak. Hindi, ito kasi totoo po yung sasabihin ko. Kasi titignan yung ganyan si Lucky. Kala mo, lahat na lang binibiro. Lahat naglalabas ng utong. Nakita mo naman yung aming Zumba, di ba? Kung ano-ano sinusuot. Kasi gusto lang niya magpatawa. Pero alam niyo po ba kung anong isang ikinatutuwa ko bilang nanay niya, lalo na sa aming industriya ng pelikula, o kahit sinong makaharap ko na nakaharap niya, isa lang po laging sinasabi sa akin, you're very lucky to have a very gentleman and respectful son. No, anak. Kune, alam mo, isa sa nagkwento sa akin niya, si Kune, dahil... Ay, dito ko ni... Nakasama mo ba siya sa isang teleserye? At saka si Aileen Mula. Arlene Mula. Ah, dito ako. Si Mommy Arlene. Oo. Kinuwento niya sa akin yung ginawa niya ba? Si Campanerang po ba? Basta nasa... Yes, Campanerang po. Naakala lang niya, yung mga leading ladies lang ang aalala. Kasi madulas daw yung dinadaanan niyo ng mga damo. Akala lang niya, kasi siyempre, hindi naman siya yung lead na parang ganun. Akala lang niya yung mga lead stars lang, mga leading ladies mo lang yung aalalayan mong bumaba. Pero na-touch daw siya nung talagang pati Rosia. Talagang hindi ka umalis hanggang tinulungan mo Rosiang makababa doon sa madulas na pababa, bundok, na parte ng bundok. And then every time may nakikita ako, they tell me na, he's a gentleman. Cute na, gentleman pa. Ano na naman siya. Nakurutan na ako. Parang seryoso ko anak eh. Ang hirap pagpatawa na. No, but again, ito yung other side ni Lucky. So, I guess I'm maganda raw pagpapalaki ko sa'yo, anak. Even Ryan ha, sa totoo lang, maswerte ako sa mga anak ko talaga na napalaki sila ng maayos. Ma'am, sige, magandang katanungan pala. Ano masasabi mo dun, na nakilito kay pangalan mo, dun sa nagsasabi o yung mga kumakalat ng issues na gay ako? Oh, Diyos. Hindi ko yung mga bashing, yung nababasa ko nga, anak eh. Wala, hindi po ako natatablan ng mga ganon. Hindi ako affected as a mom. Kasi I know you better than them. Kung alam mo yung sarili mo, kahit sino mang bash sa'yo, nothing to worry. Mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa kanila. Tinatanong, how proud are you sa mom? Ay, grabe. Sa sobrang proud, baka hindi ko sagutin. Ganun ka proud. Hindi, nakakatawa kasi na my mom has touched so many lives. Siyempre, nakita ko si mommy nung maliit pa lang siya. Ayan na naman, sasabihin mo hanggang maliit pa. Nakita ko si mommy nung maliit pa lang siya. Hanggang ngayon, maliit pa siya. Alam ko na yan. Hindi, nakita ko kasi na my mom has actually such an impact on so many lives, hindi lang bilang isang artista. Sabi ko nga, iba yung bilang artista na nakikita mo na grabe yung mami mo, idol namin yan, naiyak kami sa pelikula niyan, ganyan, idol namin yan. Tapos the other side na dahil sa mami mo, guminhawa ang buhay namin, dahil sa mami mo, naayos ang Batangas. Iba rin, at the same time, yung mga na-touch niya as a person. Yung mami mo, natulungan kami, yung mami mo served as an inspiration sa amin. So nakaka-proud na, kumbaga, I get to see her as an actress. I'm proud that I get to see her as a public servant. I'm proud that I get to see her as a mom. Seryoso ka niya, Nana? Hindi na naman ito ng pera. Hindi na naman ang pera yan. Baka may ayuda ka dyan. Ito. Hi, Claude from Claudine. Hi, Claude! Na my baby. Hi, Claude. I love you. Ito, I love you, Miss Vilma. What do you think is your greatest legacy in life? God bless you. Batangas is lucky to have you as their servant. Can't wait for you to serve the whole Philippines. Pero yung greatest legacy mo, bukod sa akin. Wow! Cute na! Kapal pa! Thank you for the kind words. Ano pangalan niya? Ralph Recto. Pwede sa kita na naman. Sa kita na naman. Greatest legacy. Kailan ka ba magsiseryoso, anak? Go ahead. Sige. Nga lang. Ralph Recto. No, anak, yung totoo. Hindi ko malalang pangalan. Ay, hindi ko lang sasagutin niya. Greatest legacy mo nga. Yeah? Greatest legacy mo. Sino nga siya? Maka-thank you naman ako. Nga, nakilimutan mo. Mabilis yun, ma'am. Okay. Thank you for the... Yung mabasa sa dami. The legacy, of course, is me being a woman and a mom and a wife. Kahit paano, at the end of the day, pwede kong masabi na may trophy ako as a woman. Because kahit papano na-maintain ko yung family ko na intact.
meron akong nagkaroon ako kahit paano magandang career. And then naging public servant, I was given a chance to serve our people na hindi pang pelikula. I live a meaningful life and nakaya kong ipagmalaki because I have my family with me. Nakapagsilbi sa mga mamamayan na sa public servant at kahit paano nakapagbigay naman ng contribution sa industriya. Siguro yun na lang. Anak, seryoso. Ayan, alam mo ito sasabihin ko, ha? Ito lang, ito bubukuhin ko. Bakit parang mapapagalitan ako ng di oras? Oo, kasi po, pag napapanood ko po yung anak ko sa mga videos niya, lagi naman ako nanonood, di ba, Jess? Opo. Kunahin mo, Jess. Alam mo, lagi niyang ginagawa ito, kaya maging formal or informal. Gaganyan niya, no? Sa ano, di ba, yung parang lagi siyang may sipon, tapos gagamitin niya yung t-shirt niya. Wala naman siyang sipon. Mannerism lang ngayon. Makati. Ngayon lang, ilang beses na niya ginawa. Na Makati kasi ang ilong ko, Momski. Makati ang ilong ko. Ano mas gugustuhin mo? Gumaganyan ako o sa ilong ng iba ginagano ko? Mas maganda na sa ilong ko. At least alam kong aking yun. Lahat yung napapanood ko sa iyo, lagi kang ganyan. Punahin nyo. Panoorin nyo yung mga videos niya. Lagi siya nagkaganyan, no? Para... Di, tama na. It's not working. Tama na. Alam nyo ba? Ako na magkukwento ngayon. Total, binabasag ako. Unahin nyo. Teka lang. Total, binabasag ako ng nanay ko. Di, basagan na tayo. Siraan na to. Alam nyo ba, si Momski, ang aking airmat, ganito yan, kukwento ko sa inyo. Pag hindi ka nag-reply sa kanya within 2 hours, keso busy ka o hindi, akala mo na kung ano nangyari sa sarili mo. Ganyan si Mommy. Example, makatulog ka lang sa hapon. Okay? Kunwari ako, makasyesta ako. Makatulog ako ng 2:00 ng hapon. Pagod, antok. Pag-gising ko, nasa 30 text na yon. At yung mga text niya, "Son, are you okay? Bakit hindi ka sumasagot?" Ganon yung mga text. "Anak, please, why are you not answering?" Ganon siya. Akala ko, nung gumising ako, akala ko patay na ako. Dahil pagtingin ko, ang daming text, kahit ako napahawak ako sa dibdib ko, para sabi ko, "Teka lang, bakit nag-aaral?" "Anak, please, ang tagal mong di sumagot." Tapos siguro mga 692 question marks. Aminado ako doon, aminado. At saka yung mga nakaka-text ko, alam nila, yung lagi ako may exclamation point. Alam mo yung phone ni Mommy? Ano yun eh, yung... May sariling exclamation point na ganun kalaki. Para lang yun nalang pinigil yung... Gigil na gigil yan. Anak, emotion ko yun. I just want to make sure that you guys are okay. Like you as my son, like, "Anak, where are you? Or what's up?" Eh, pag hindi ka sumasagot, ano kaya nangyayari sa anak ko? 5 minutes pa lang yun, ha? 5 minutes pa lang yun. Parang gusto ko lang madinig na, "I'm fine, Mom," and I'm sorry. Yun lang, okay na ako. Pag hindi sumasagot, "Mom, I'm a mother." Tanong mo sa mga nanay. Warrior kami, ganun kami mga nanay. Oh, talaga, sa mga anak ko. Paano magka-baby daw kayo, boy or girl, ano daw may pangalan na daw kayo? Emma! Maraming salamat sa spoon. Kinikilig ko, kinikilig ko. Kasi alam ko na yung pagbabae, sana, Emma. Sana, Emma. Kaya nag-confirm mo, sabi niya, totoo po yan. Pansin ko din po yung ilong niya, lagi po niyang kinakamot. Yes! Hindi! May survey ba? Kung maka-yes ka? Butuhan ba to? Totoo yung sinasabi ko, anak po. Punahin nila yung mga videos mo. Lagi kang ganyan ng ganyan. Kasi makati nga yung ilong ko. Hindi, dahil... mannerism yun. Ito pa, may isa pang question galing kay Lay Grace. Ate V, what's the best thing about being a mom of 2 boys? Do you think you missed out on having a daughter? Yes, that's true. Man, no? Alam mo, maganda lang sa lalaki kasi mga barako yan eh. mas madali silang maging independent. Hindi ka mukha... Ayan na naman siya. Ito, Mom, sige, makaturo ka sa akin para may atraso ko sa family mo. Anak, behave ka muna. Nagpapaliwanag ako. Kasi mga barako, ano yan eh. At saka kuminsan, mas mahirap silang bigyan ng mga regalo kasi hindi sinila na-appreciate. Mas gusto nila na yung gusto nilang bibili nila. Nami-miss ko kasi yung babaeng anak kasi natutuwa ako na gusto ko yung naka-stockings ng white, naka-lace, may ganon din ako paglaseng. And then that's why you know what? No, eto na naman ako. Not because you're here, Jess. Natutuwa ako. Kita ka naman. Kasi ka dito, binabantayan niya yung mga camera eh. Nice yung... Dahil nung dumating si Jess, nagkaroon akong anak na babae. May reaction yun, Mami. Ganun yun.
Ganun na. Yung may reaction nga yun. Ganun na. Okay? Tapos na. Hindi, pero kailangan ko sabihin. Kasi acting yun. B. Baka maging artista. Ganun ka. Okay, okay. 1, 2, 3. Take 3 na tayo. Anak, tinuwi luha ko sa mga. Doon sila maiiyak sa... Doon sila maiiyak. Okay? Patay po siya may sunod ni Ma'am Tito dahil kong pinapagawa. Acting! Acting kalokohan. Sisikat ka. Sumikat na ako. Okay, okay. Oh, last na lang. Last. Na! Last. Yung importante. Nahihiya na naman ako. Lagi. Hindi. Okay, one, two, lagi akong pinapahiya okay, last, dito. Last. Go. Kasi nung halim, alam naman natin na wala dito yung family ni Jess, di ba? Yung nanay niya nasa Japan kasama yung kapatid niya. So you know, as a mom, nag-worry din ako nung nagkasakit ka, remember? When she's feeling bad, nag-worry din ako kasi alam ko na wala yung mother niya. So ako talaga rin ang kahit paano nag-monitor sa kanya at sinisiguro ko na na-check up siya o nagpa-check ka na ba? Na-meet mo yung doctor, ano ba yung resulta? Kasi ang pakiramdam ko, parang mami na rin niya ako. Lalo na wala yung mami niya dito. That's why I really care for her. Parang, that's why, yun sabi ko, para na akong may anak na babae. Dapat tumahimik din ito. Grabe. Alay ko na, alay ko na, alay ko. Ang saya nyo panoorin. Next time mag-reenact kayo with Luis ng mga famous scenes ng movie nyo. Katanungan, para kay Kadecho. Mabuhay ang welga! Akala nyo lang wala! Pero meron! Meron! Nagsama sila ginawa. Sister Stella L. Tsaka ang bata-bata. Alam mo, Sister Stella L. Paano ka ginawa? Alam nyo yung ganyan, tinitingnan kita habang umahati. Abangan nyo, mapapastos na yung pagkatao ko. Eto na, abangan nyo. Mapapastos na naman ako. Eto na. Hindi kasi pinapanood ko sila akin dito sa side. Akala nyo lang wala, pero meron. Korte ka pala dito talaga. Kasi nandito yung ano ko eh. Di ba nung bata ako ginagawa yung alkansya to? Nakita ko talaga pala meron siyang ganong konti dito sa baba. Alam nyo, ganyan talaga yan. Kung hindi ako nag-braces, sabi ng dentista ko, uusog daw. Totoo yan. Tawag doon, kung hindi daw ako nag-braces, parang yung jaw ko, yung ngipit ko naturally lalabas. So medyo dapat nakaganto. Hindi, totoo nga. Malabas. Kaya yung braces ko parang tinulak siya. Kasi parang yung bite ko dati pag nagano. Tama. Dapat nakapasok. Medyo over ng konti. So sabi nila, dapat. So kung hindi ako nag-braces, medyo dapat nakaganto ng ngipit ko. Kaya ako pinag-braces dati. No, basta din, guwapo ka anak. Yun ang importante. Tsaka mabuti kang tao. Babalik ako ng bahay ko after a few days. Baka magkaroon pa tayo ng isa pang life. Ako muna, miss kito. Hindi ko naman kayo. I love you. Mamimiss ko na. Ay, pong gala po. Muna. Kaya mo, nilalabig, papaluin. No? Hira naman. Stay home first. Dito ka muna. Ayun, abangan. Ano yun? May insekto lang. Anong, ay, baka ipis yan. Ano yun? Parang giraffe. Mas lang po yun. Promise, hindi ipis yan. Bakit takot ka ba sa ipis? Ay, naku. Gusto niyo akong tumalo, iiwan ko na kayo pag ipis yun. Hindi ako makita ng 2 taon o mag-stay sa isang kahon na puro ipis. Anak naman, huwag naman ganyan. Hindi ko kaya. Sumagot ka! Anak! Ayan, nanonood ngayon ng buong Pilipinas. Hindi ko kaya yan. Makita ako ng 1 taon, walang text, walang ganyan, o ilalagay ka sa isang anak, maliit na lalagyan na may ipis. Anak, no. Ano, huwag mo bibiruin yun. Hindi ko kaya na. I swear. Anak, hindi ko talaga kayang ipis. Ba't mo na may kukumpara ang sarili mo sa ipis? My gosh. Anak naman, ikumpara ba naman ang sarili Sige. Sa ipis? Makita ako, pagka-text ako, lahat. O nasa kwarto ka lang na may isang lumilipad na ipis. Ayoko, anak. Hindi talaga. Ayaw na ayaw kong flying ipis. Tsaka kasi ang ipis, hinahabol ka. My gosh. Lalo mong iniiwasan, lalo ka niyang hinahabol. What if may gusto lang sabihin sa'yo, pero inusugahan mo? Ayan na naman to. Mali mo, B, fan lang yun, B. If you can rate your leading man,
sino yung the best po? From 1 to 10 lang. Si Tito Boyet, Christopher De Leon, Tito Philip Salvador, Tito Matt Ranillo, of course, the late Eddie Garcia, the late Dindo Fernando, and the late Sir Eddie Rodriguez. Sino pinakamaraming nakasamang movie? Tito Boyet ba? Eh, si Yedmo. Si Boyet, Yedmo. Sorry, tawag ko Yedmo. Si Christopher De Leon. I think if I'm not mistaken, gumawa kami like 28 films. Imagine 28 films ang nagawa namin ni Boyet. There was even a time, dalawang pelikula, isang Regal, isang Viva, sabay sinushooting, parehong kami ang stars. Kaya paglipat namin sa Regal, tayo rin pala ito, Boyet. Paglipat namin Viva, tayo rin dito. Sino ba tayo dito? Umabot na kami ng gano'n ni Christopher De Leon. Pero, bukod yung sa inyo, syempre, kumbaga nakita natin yung pinaka-love team talaga was Direk Bobot. Yeah, that's si yun naman. Guy with Tito Pip, di ba? Yeah, yun ano. Pero nung kayo ni Tito Boyet, walang gano'n, no? Kasi ba, medyo may edad na kayo, hindi na kayo pa-love team lang. Yung tipong kakanta kayo sa asap ni Tito Boyet, walang gano'n. Hindi na. Mas, yung tag-ula sa tag-araw, yun yung first team-up namin ni Yetbo na pamature na yon. Pamature, hindi na ito yung love team. Ito yung sinasabi ko na kuminsan din sa pagiging isang artista or in anything, in any profession. Dapat three things yan eh, tatlong bagay lang. Hard work, smart work, and grace from God. Why smart work? Hindi naman forever dapat puro nakasalalay ka sa love team. Meron time na dapat mag-iisip ka na rin na habang tumatagal ka, ano kaya yung dapat kong pelikulang pwedeng gawin para makilala naman ako bilang isang actress na. Hindi na lang dahil love team. Ito kaya movie na ito, babagay kaya sa... Things like that. Ibig kong sabihin, hindi ka lang tanggap ng pelikula. Dapat darating ka rin sa time na pinag-iisipan mo. Ano yung dapat mong maging desisyon sa paggawa ng pelikula that will help you as an artist or as an actress or as an actor. May mga katanungan kasi na i-reserve ko sa vlog namin ni Momski. Marami kami mga vlogs na ginawa para mapanood nyo later on. Ako, tuwa-tuwa po kasi ako dahil ngayon ko rin na-experience ito. Enjoy ako talaga. Saan nagsimula yung I Love You Lucky? Kasi nung nagkaroon po ako ng Vilma Show, naging busy po ako noon because that was the time I had the problem financially. So, kailangan ko magtrabaho. So, hindi ko nabigay yung talagang tutok na pag-aalaga kay Lucky. Kaya ang nangyari lamang, siguro from yung mula sa puso, yung emosyon ko, na tuwing magbababay ako sa show ko, nandoon yung pag-iisip ko sa anak ko na, I love you, Lucky! Para kahit siguro sa TV, maiparamdam ko lang na I love you, anak. Doon nagsimula yun. Kaya every ending ng show ko, I love you, Lucky! Galing yun sa puso ko na. I love you, Lucky! Goodbye! Sa inyo pong lahat, mula maraming salamat po. Sana po nag-enjoy naman tayo ng ating pong usapan. Kasi nai-enjoy ko po ito at nagkakaroon ako ng pagkakataon na masagot ko po yung mga gusto niyo pong malaman tungkol sa akin. At nag-enjoy naman akong i-share sa inyo yung buhay ko for 67 years. Baka kahit pa paano, yung mga matitino anak, hindi yung gulo natin. Ha? Meron naman akong maiwan sa inyong inspirasyon o maiparating sa inyong inspirasyon or wisdom sa mga naranasan ko sa buhay ko. See you again soon! Say goodbye na! Bye! Bye guys! Yes! Bye! Bye! Bye. See you guys! Bye-bye! Thank you! Thank you sa panonood ng isa pang live kulitan kasama si Momski. Thank you. Ito, Lucky TV na to. Sa Lucky TV na to. So, hi, Lucky TV. Maraming salamat. Yes. Nandito po kami uli. At sasamantalahin po namin ang ECQ para paligayahin. Mag-isa pa tayong live. Yes. Okay. At si Hauhau ang nag-video nito as usual. Thanks, Jess. Bye, guys. Love you. Like, God subscribe, bless. Share, do whatever you do sa mga YouTube channels. And enjoy Lucky TV. Please subscribe.